Akala kasi nila, joke lang, yung MRSA. Mas nakatakot nga sa COVID yung MRSA at MDR-TB. Well, nakakatakot din naman yung COVID. No? Hindi mo kasi sila pwedeng ikumpara kasi yung reaction ng katawan natin sa kanila is iba-iba. No? Nakakatakot po talaga yung sinasabing MRSA and MDR-TB na yan. Yung COVID, nakakatakot kasi wala pa po tayong masyadong alam tungkol dito. Pero ano nga ba yung MRSA at MDR-TB na yan? So, dun sa previous video ko po, kung saan nag-comment tong si Ma'am Sassy is meron po akong video dun about yung mga nagiging resistant na mikrobyo. Kasi po, inom ng antibiotics nang hindi naman nire-reseta ng doktor. Pag uminom, hindi inumin ng tama, tapos hindi tama yung dosage, tama yung timing, tama yung amount. So, nangyayari, kumbaga lumalakas or nagiging resistant yung mikrobyo up to the point na kapag ginamit mo ulit yung antibiotic na yung susunod, hindi na po gumagana dun sa mikrobyo na pumunta dun sa katawan mo. Okay? Dun lumalabas yung tinatawag na drug resistant na mga microorganisms o mga mikrobyo. Yung MRSA po is methicillin resistant Staphylococcus aureus. Yung Staphylococcus aureus, search mo na lang, no? Isa po siyang klase ng gram positive na mikrobyo na madalas na nasa balat na pwedeng mag-cause ng mga infection. Kadalasan sa balat nga po, pero pwedeng pumunta rin sa baga. Methicillin is a type of antibiotic before na may mga kamag-anak sa mga present na or mga current na antibiotics natin ngayon. So, methicillin resistant, hindi siya yung madaling mapatay na klase ng Staphylococcus aureus. So, kailangan ng malakas na gamot. Usually, yung mga IV, yung sinasaksak lang po na sa ospital po ginagawa. Yung MDR-TB po is multi-drug resistant na TB or tuberculosis. Diba, 6 na buwan lang ang gamutan ng usual na TB or ng pulmonary tuberculosis. Kaya lang kapag po hindi na inom ng tama, tumigil po ng pag-inom ng gamot, hindi sumunod po, kunwari sa health center nagtitake ng gamot, hindi sinunod, tinigil po kasi naging okay yung pakiramdam, there's a tendency na maging resistant yung mga yung bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis, at maging drug resistant siya or multi-drug resistant. Instead na 6 na buwan lang, pwedeng umabot po ng 1 taon o mahigit pa yung gamutan sa MDR-TB. So, huwag nyo pong baliwalain or basta-basta uminom ng kung ano-anong gamot, lalo na mga antibiotics, kasi po nauubusan na po tayo ng mga antibiotics po na pwedeng gamitin sa mga sakit. Okay? So, alam nyo na? Alam nyo na. Ingat-ingat. Pa-check up kayo kay Doc.